banal na kasulatan sa Jeremiah chapter 36. Please open your Bible now and please remain it open. Papasahin sa atin ni Mark ang buong kapitulo. Thank you po. Jeremiah chapter 36. Papasahin mo yung buong chapter. Papasahin mo. Nang ika-apat na taon ni Jehoiakim na anak ni Josias, hari ng Juda, ang salitang ito ay dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, kumuha ka ng isang balumbon at isulat mo doon ang lahat ng salita na aking sinabi sa iyo laban sa Israel, laban sa Juda at laban sa lahat ng mga bansa. Mula ng araw na magsalita ako sa iyo, mula ng mga araw na ni Josias hanggang sa araw na ito, marahil ay marinig mo sa mga inyong ang lahat ng kasamaan na aking pinanukalang gawin sa kanila. Tumiwala ang bawat isa sa kanyang masamang lakad upang aking may patawad ang kanilang kasamaan at kasalanan. Pagkatapos ay tinawag ni Jeremias si Baruch, anak ni Nerias, at sinulat ni Baruch sa isang malumbon mula sa pinto ni Jeremias ang lahat ng salita ng Panginoon na sinasabi niya sa kanya. At inutusan ni Jeremias si Baruch na sinasabi, ako'y nakakulong, hindi ako makakapasok sa bahay ng Panginoon. Kaya pumunta ka at sa isang araw ng pag-aaral mo ay basahin mo sa pandinig ng buong bayan ang mga salita ng Panginoon mula sa patumbong na iyong pinagsulatan mula sa akin. Babasahin mo rin ang mga ito sa pandinig ng lahat ng mga taga-Juda na lumalabas sa kanilang mga bayan. Marahil ay makakarating ang kanilang karahilan sa harapan ng Panginoon at humiwalay ang bawat isa sa kanyang masamang lakad. Sapagkat malaki ang galit at puot na binigtas ng Panginoon laban sa samaya ng ito. Ginawa nga ni Baruch na anak ni Nerias ang ayon sa lahat ng inutos sa kanya ni Jeremias na propeta tungkol sa pagbasa mula sa balumbon ng mga salita ng Panginoon sa bahay ng Panginoon. Nung ikalimang taon ni Jehoiakim na anak ni Josias, hari ng Juda, ang ikasyong na buwan, lahat ng tao sa Jerusalem at ang lahat ng tao dumating sa Jerusalem mula sa mga bayan ng Juda ay nagpahayag ng pag-aayon sa harapan ng Panginoon. At sa pandinig ng buong bayan ay pinasa ni Baruch mula sa balumbon ng mga salita ni Jeremias sa bahay ng Panginoon sa gilid, sa silid ni Jeremias na anak ni Safan ng Kalihim na nasa mas mataas na pulwagan sa pasukan ng bagong pintuan ng bahay ng Panginoon. Nang marinig ni Micaiah, na anak ni Jeremias, na anak ni Safan, ang lahat ng salita ng Panginoon mula sa balumbon, siya'y bumaba sa lahat sa bahay ng hari patungo sa silid ng Kalihim. Lahat ng mga pinuno ay nakaupura niya. Sa Elisama na Kalihim, si Delaias, na anak ni Shemaya, si Elnata na anak ni Akbor, si Jeremias na anak ni Safan, si Zedekias na anak ni Hananias at ang lahat ng mga kalimba. Sinabi sa kanila ni Kaya ang lahat ng mga salitang narinig niya kung basahin ni Baruch ang balumbon sa pandinig ng taong bayan. Sinugod ng lahat ng mga pinuno, si Jerubi, anak ni Netanias, na anak ni Shelebias, na anak ni Cushi, upang sabihin ni Baruch, kunin mo ang balumbon na iyong binasa sa pandinig ng taong bayan at kumarito pa. Kaya tinuon ni Baruch na anak ni Nerias ang balumbon at kumaroon sa kanila. Sinabi nila sa kanila, umupo ka at sabihin mo yan. Basahin mo yan. Binasa naman niyo ni Baruch sa kanila. Nang kanilang marinig ang lahat ng mga salita, sila'y takot na humarap sa isa't isa at sinabi nila ni Baruch, dapat natin iulat ang lahat ng salita ng Diyos sa atin. At kanilang mga tinanong si Baruch na sinasabi, sabihin mo sa amin, paano mo isinulat ang lahat ng salita ito mula ba sa kanyang bibig? Sumagot si Baruch sa kanila, binigas niya ang lahat ng salita ito sa akin mula sa kanyang bibig. At isinulat ko naman iyon ng tinta sa balumbon. Nung magkagay, sinabi ng mga pinuno ay Baruch, umalis ka at magtago. Ikaw at si Jeremias ay huwag mo ipaalam kahit ano yung pinaroon. Kahit sila'y pumasok sa bulwagan ng hari, pagkatapos nilang mailagay ang balumbon sa silid ni Elisama na Kalihim at kanilang inulat ang lahat ng mga salita sa hari.
pagkatapos ay sinubo ng hari si Jeremiah, pagpunin ng palibon. At ito'y kanyang kumuha sa sige, na yung isama at alihimi. Ito'y binasa ni Jeremiah sa hari at sa lahat ng pinuno na nakatayo sa tabi ng hari. Noon ay ikasyam ng buwan at paglamig at ang hari ay nakaupo sa loob ng bahay, may apoy sa apuyan at nagninimo sa hari. Pagkabasa ni Jeremiah ng tatlo o apat na hari, ang mga iyon ay pinutol ng hari sa pamamagitan ng patalim at inihahagi sa apoy na nasa apoyan. Hanggang sa ang gumugbagong buwan ay nagupo sa apoy na nasa apoyan. Gayunman, magpungang hari o alingman sa kanyang mga lingkod na nakarinig ng lahat ng mga salitang ito ay hindi natakot o pinunit ng kanilang mga sword. Kahit nakiusap sina Elnatan, Delayas, at Demaria sa hari na pagsulubin ng palungkot ay ayaw niya makinig sa kanila. At inutos ng hari kina Jeremiah na anak ng hari kay Seraya na anak ni Azriel at kay Shelamias na anak ni Abdil na hulihin si Baruch na kaliman si Jeremiah ng propeta. Ngunit tinubli sila ng mga pagkatapos ng masunod ng hari ng palungkot na sinulat ni Baruch ng mga salitang mula sa bibig ni Jeremiah, ang salita ng Panginoon ay tumating kay Jeremiah na sinasabi, kumuha kang muli ng isang balumbon at isulat mo roon lahat ng dating salita na nasa unang balumbon na sinulog ni Jehoiakim na hari ng Juda. At tungkol kay Jehoiakim na hari ng Juda ay ito sasabihin. Ganito ang sabi ng Panginoon, sinulog mo ang balumbon na ito na iyong sinasabi. Bakit mo ang sinulog doon ang hari ng pagbibor niya? Itiyak na darating at wawas sa akin ng lupang ito. At pupuksayin doon ang tao at ang hayop. Kahit ganito ang sabi ng Panginoon, tungkol kay Jehoiakim na hari ng Juda, siya'y mawawalan at pupukuha sa trono ni David at ang kanyang bangkay ay itatapon sa labas. Sa kainitan ng araw at sa hamugang gabi, pangulusahan ko siya, ang kanyang hindi at ang kanyang mga lingkod dahil sa kanyang sama. At aking dadalhin sa kanila, sa mga naninirahan sa Jerusalem at sa mga tao ng Juda, kung lahat ng kasamaan na aking bigkas dapat sa kanila, ngunit ayaw ko na makikin. Kaya't kumuha si Jeremiah ng isang balumbon at ibinigay ito kay Baruch na alihim na anak ni Jeremiah na sumulat doon yung nasa bibig ni Jeremiah ng lahat ng mga salita na nasa balumbon na sinunod sa ako ni Jeremiah na anak ni Jeremiah. Marami pang katulad ng mga salita ang tinagawa ito. Ito ako sa mga Diyos. Salamat, Mark. Sa tsagamong pagbabasa ng aklat na ito, ang bahagi ito ng salita ng Diyos. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral dito sa aklat ni Jeremiah. At ating pinamagatang, the dependable word for the dangerous world. Ngayon pong araw na ito ay, hindi lang birthday na lang ako, kundi ito ay May 1. At ang buwan at ang petsa na tinatawag din nating Labor Day o Araw ng mga Manggagawa. Pinaniniwalaan po ng Araw ng mga Manggagawa ay unang sinelebrate noong May 1, 1903 dito sa Pilipinas. Ang mga grupo ng mga manggagawa ay nagkatipon sa Malacañang, nag-rally sila roon na noong panahon yun, ang mga Amerikano pa ang siya na pinuno at namimiluno sa bayan natin. At kanilang isinulong na ang pagtatrabaho ng mga manggagawa ay dapat 8 oras lamang sa loob ng isang araw. At ang May 1 ay dapat na ituring na isang public holiday. Pero noong May 1, 1947 lamang po na deklara ng dating Pangulong Manuel Rojas na ang ito ay magiging isang official holiday. Pero ito ay gagamitin bilang pagkilala sa mga manggagawa sa kanilang kontribusyon sa progreso ng ating bansa. Pero nauwi yata sa iba sapagkat ng tuwing May 1, imbis na kilalanin ang mga manggagawa, ito ay naging pamamaraan ng mga manggagawa para magprotesta sa mga namamahala. Ngayon pong araw na ito,
ay Lord's Day, araw ng Panginoon. At ngayong araw ng Panginoon, kinikilala natin hindi ang ating mga nagagawang mabuti, kundi ang ginawang mabuti sa atin ng Panginoon. Ngayong araw na ito ay nagkakatipon tayo hindi para magprotesta sa salita ng Diyos, kundi magpahayag o magdemonstrate ng ating pag-ibig sa salita ng Diyos. Sa binasa sa atin ni Mark kanina, dito sa chapter 36, sana sumunod kayo habang binabasa niya, ay makikita natin na ang salita ng Diyos, nung ito'y basahin sa harapan ng maraming mga tao sa templo, ito ay itinuring na galing sa Diyos. Tinanggap na galing sa Diyos. Pero sa ganung okasyon din, binasa ang salita ng Diyos, pero meron ding nagpahayag ng paglaban sa salita ng Diyos. At malungkot sapagkat ang lumaban sa salita ng Diyos ay ang mismong hari ng Huda na si King Jehoiakim. Pero ito gusto mo sabihin ngayon pong umaga sa bawat isa, anuman ang paglaban, anuman ang pagtanggi, anuman ang paglait o pagtatangka ng tao na sirain, wasakin ang salita ng Diyos, hindi ito masisira kailanman. Ito'y mananatiling nakatayo. The Word of God is indestructible. Kaya nais kong dalhin ang mensahe mula sa mga talatang ito na napakahaba sa binasa natin, ang mensahe na ito. God's Word stands forever. Ang salita ng Diyos ay tatayo magpakailanman. Now, tingnan muna natin as background para maintindihan natin ang konteksto, lalo pa kung ano ang nangyayari sa mundo noong panahong ito. 605 BC, ang Ehipto ang siyang nasa ruro ng kapangyarihan sa buong mundo. Malakas ang pwersa ng kanyang militar. Ang Assyria na minsan ay namayani rin sa mundo ay unti-unting nawawala na sa kanyang limelight. Unti-unti nang naglalaho ang kanyang kapangyarihan. Pero, noong panahon din yon, isang bansa ang unti-unting umuusbong sa kanyang lakas, sa kanyang kapangyarihan. Ito ay ang bansang Babylon. At napatunayan, kung gaano kalakas ang Babylonia nung nakakaroon ng tinatawag na The Battle of Carchemish. Ito'y nasa lugar ng Euphrates. Ito ang nagpabago ng kasaysayan sapagkat naglaban ang puwersa ng mga taga-Ehipto at ng mga taga-Babylonia sa Carchemish at nanaig at natalo ang mga taga-Ehipto at mula noon ang Babylonia ang itinuring na the most powerful nation in the world. Yan ang world states noong panahon na yan. At noong panahon na yan, si Jehoiakim ang siyang vassal ng Egypt, ngayon ay vassal na ng Babylon. Dati ang kanyang loyalty ay nasa Ehipto dahil tinatawag po nating makapangyarihan noon ay ang mga taga-Babylonia, kaya ang kanyang loyalty ay kanyang ibinigay naman sa mga taga-Babylonia bagamat dinabag ito sa kanyang kalooban. Ayaw niya na mangyari ito. At dito sa ganitong diwa, dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias at nais ipaabot ng Diyos ang kanyang kalooban sa buong bayan, lalo na sa hari ng Babylon, ng Huda na si Jehoiakim. At dito makikita natin sa paglalahad ng kalooban ng Panginoon ay ipinapakita kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Nais kong dalhin sa inyo ang apat na mahalagang katotohanan. Unang-una, the splendid character of God's Word. Pangalawa, the sanctifying intention of God's Word. Number three, the severe response to God's Word. And number four, the surviving power of God's Word. The splendid character of God's Word. Ang makinang na katangian ng salita ng Diyos.
Unang-una, dito sa binasa sa atin, makikita natin the Word of God recorded. Ang salita ng Diyos ay isinulat, itinala. Verses 1 and 2. Nang ika-apat na taon ni Jehoiakim na anak ni Hoseas na hari ng Huda, ang salitang ito ay dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, kumuha ka ng isang balumbon. Isulat mo doon ang lahat ng salita na aking sinasabi sa iyo laban sa Israel, laban sa Huda, at laban sa lahat ng mga bansa mula ng araw na magsalita ako sa iyo, mula ng mga araw ni Hoseas hanggang sa araw na ito. Makikita natin kung gaano remarkable ang salita ng Diyos na nakasulat. Now, isipin niyo, mga kapatid, si Jeremias, no, tinawag niya si Baruch na kanyang secretary upang isulat, sapagat yun ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang lahat ng kanyang ididiktang salita. At ang isusulat niya ay ang salita ng Panginoon na ipinangaral niya sa loob ng halos sumigit na 30 taon. Sapagat ang sabi, mula nang ika'y mangaral sa panahon ni Haring Josiah hanggang sa oras na ito. Ang sabi ng maraming scholars or commentaries, more or less, or approximately 30 years. 30 taon ng kanyang pangangaral at ngayon isusulat niya yung lahat ng kanyang sinabi na sinabi sa kanya ng Panginoon. Ay, hindi lang ito basta masasabi nating remarkable. Ito ay miraculous. Paano maaalala ni Jeremias ang lahat ng iyon? Alam niyo, ako eh, kung merong isang bagay na aaminin ko sa inyo, hindi ako magaling sa memorization. May mga madali ako maalala, may mga events na naaalala ako, pero hindi ako magaling mag-memorize talaga. Buti na lang, sa panahon natin ngayon, yung mga preaching dito ay nai-re-record na, no? At meron tayong mga flash drive at para mabalikan natin yung mga nakaraan, no? Pero ako, sa aking karanasan, kapag ako ay nangaral, no? Siguro pagkatapos ng ilang linggo, nakakalimutan ko na ang sinabi ko. Nagtinignan ko yung text na pinangaral ko pagkatapos ng ilang ano, ipang sinabi ko patungkol dito, paano ko ipinaliwanag, kinakailangan ko aralin ulit para maalala ko lahat. Ganun po ako. Pero mapapansin nyo na si Jeremiah, sinulat ni Baruch ang lahat ng itinidikta niya na kanyang ipinangaral galing sa Diyos sa loob ng 30 taon. Hindi ba yan remarkable? Hindi ba yan ay himala? Bakit nangyari yan, mga kapatid? Sapagkat ipin-reserve ng Panginoon ang kanyang salita sa isipan ng propetang si Jeremias. Ano pat isinulat ito ng verbatim ni Baruch para basahin sa bayan ng Huda. Dito natin makikita kung gaano katindi ang salita ng Diyos na ating pinangahawakan. Maraming mga kumukontra, maraming mga umaatake sa salita ng Diyos. Paano naalala nila yung mga yan? Paano naisulat ni Moses ang lahat ng mga bagay na yan mula sa Genesis hanggang doon sa Deuteronomy? Ang Diyos ang nag-preserve sa isipan ng mga tinakda niyang sumulat ng kanyang salita. At ito ay naisulat at hanggang ngayon, ito ay hawak natin. Kaya nga masasabi natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay kahanga-hanga. Dapat natin itong hangaan at dapat natin itong pagtiwalaan. The Word of God recorded. Number two, the Word of God read. For some reason, si Jeremiah po ay pinagbawalan na pumasok sa templo. Kaya kanyang inutusan ang kanyang kaibigan at kanyang secretary na si Baruch na basahin yung kanyang isinulat, yung idinikta sa kanya. Sa harapan ng maraming mga tao sa Huda na nanggaling sa iba't ibang bayan na nagkakatipon doon sa templo sa tinatawag na National Day of Fasting. Pagkatapos basahin ito,
ni Baruch sa harapan ng maraming tao. So verses 11 to 15, si Baruch, muli niya itong binasa nung siya'y anyayahan sa isang executive session. Inanyayahan siya ng mga opisyales at mga prinsipe ng Huda na nanonood ng nagkakatipon sa isang silid. At siya, binasa niya muli ang salita ng Diyos for the second time. Pagkatapos, inanyayahan, hindi naman siya ang nagbasa, pero yung salita, yung mismong kasulatan na binasa niya ay kinuha ni Jehudi. At pagkatapos, binasa ito sa silid o sa bahay ng hari ng panahon na yun na si Jehoiakim. So makikita natin ang pagbibigay pansin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay dapat basahin personal at dapat basahin sa publiko. At sa tuwing ang Biblia ay ating binabasa, naririnig natin ang Diyos nagsasalita sa atin. Magkahit na ang salita ng Diyos na yan na binabasa natin ay parang wala namang dating sa atin. Minsan pag binabasa parang yung isipan natin ay nagliliwaliw. O maaaring walang tayo masyadong naiintindihan, whether may naiintindihan ka o wala. Maaaring na tinamaan ka o hindi, may dating sa iyo o wala. Ang salita ng Diyos ang naririnig mo. Yan ay salita mismo ng Diyos. Ang naririnig mo ay ang kanyang isip, ang kanyang puso sa tinig ng Apo. Kaya nga dapat maka-apekto ito sa ating pag-uugali mismo sa salita ng Diyos. Pangalo, the Word of God recorded, the Word of God read, the Word of God received. Ito po ay tinanggap. The Word of God is received with reverential reaction. It is received, most especially, by the man Micaiah with urgency. So verse 11, binanggit ang pangalan ng taong si Micaiah o Micaias, no? Sa Tagalog, sabi siya daw ay anak ni Gemariah na anak ni Shaphan. Ngayon yun lang siguro namin yung mga pangalan yan, ano? At nga, ayos ko sabihin, aminin ko sa inyo, mga kapatid, hindi ko masyadong pinagpapansin itong mga pangalang ito eh. Pero nung nagpiprepare ako ng message, nakita ko mahalaga at malaking kontribusyon ng mga taong ito. Sila yung mga tinatawag na unsung heroes of Christian faith. Si Micaiah, mga kapatid, ayon dito sa binasa natin, narinig niya, no? Yung pangangarap. So ulitin natin, si Micaiah ay anak ni Gemariah at ang atna si Gemariah ay anak ni Shaphan. No? At pagkatapos, pinakita yan, ano? Tatlong ano yan, ano? Tatlong lahi, tatlong na generasyon. At pagkatapos, narinig niya na binabasa ni Baruch ang salita ng Diyos sa harapan ng maraming mga tao. At ang marinig niya ito, ang sabi rito eh, agad na siya ay nagpunta sa mga opisyales ng Huda at kanyang sinabi, ang salita ng Diyos ay binasa. Micaiah received God's word with urgency. I just hope, brethren, meron tayong time na i-discuss sa inyo yung pamilya ko si Shaphan. No? Wala lang akong oras, pero napakadami kayong madidiscover patungkol kay Shaphan. Alam niyo po, si Shaphan ay siya yung bumasa ng Book of the Law sa harapan ni King Josiah. Nung binasa ni Shaphan yung Book of the Law sa harapan ni King Josiah, makikita niyo sa 2 Kings chapter 22 verse 10, ang sabi rin si Josiah, naminig ang kanyang laman, ano? Yung kanyang puso, nag-grieve siya. At pagkatapos ay kanyang pinunit ang kanyang damit. At pagkatapos, siya'y nagsisi sa kasalanan ng kanyang bayan. Itong si Shaphan ay meron pong anak na lalaki na ang pangalan ay si Ahikam. Siya yung nagligtas sa buhay ni Jeremiah sa Jeremiah chapter 26 verse 24. Meron pa rin siyang anak na lalaki na ang pangalan ay si Elasa.
siya yung nagdala ng sulat ni Jeremiah sa mga taong dinalambihag sa Babylonia sa Jeremiah chapter 29 verse 3. Si Shaphan ay may ikatlong anak, ang pangalan ay si Gemariah, binanggit dito. At yung silid ni Gemariah, doon binasa ang salita ng Diyos ni Baruch. At alam nyo, may apo siya na ang pangalan ay si Micaiah. Yan yung binanggit dito nung marinig niya ang salita ng Diyos. Sinabi niya ito sa mga opisyales doon sa bayan ng Huda. Pagkatapos, pinatawag si Baruch ng mga tao roon. Pero meron pang isang pangalan na hindi na natin mapag-aaralan ngayon sapagkat sa Jeremiah chapter 29. Meron isang pang pangalan, at chapter 39 yung mababasa. Ang pangalan, ito pa, isa pa sa mga apo ni Shaphan. Ang pangalan niya ay si Gedaliah. Siya naman ang nagligtas at nagbigay proteksyon kay Jeremiah matapos na bumagsak ang Babylonia, ang Jerusalem sa kamay ng mga taga-Babylonia. Ibig sabihin itong si Shaphan ay isang dakilang tao, isang dakilang ama, isang dakilang lolo. Makikita natin dito ang isang napakagandang pamilya. What an inspiring family. Sa panahon na ang mga tao sa Huda ay nagkakasala, tumatalikod sa Diyos, hindi tapat sa salita ng Diyos, merong isang pamilya na nagniningning sa kanilang pagmamahal sa Diyos. Tinatanggap nila ang salita ng Diyos. Ginagawa nila ang mga gawain ng Diyos in public sphere. Isinusugal nila ang kanilang buhay alang-alang sa pagpapahalaga sa salita ng Diyos at sa mismo mga lingkod ng Diyos. Makikita natin. At sa verse 16, makikita niyo mga kapatid, matapos makumpirma ng mga opisyales ng Huda na ang binasa ni Baruch ay salita ng Diyos. At sabi, sila'y nagtinginan sa isa't isa ng may takot. Ang tanong ko sa bawat isa sa atin, papaano ninyo tinatanggap ang salita ng Diyos? Papaano nagkakaroon ng epekto ang salita ng Diyos sa inyong pamumuhay, sa inyong mga ugali, sa inyong mga desisyon na ginagawa? And this brings me to my second point. The sanctifying intention of God's. Look at verse 3. Itong layunin kung bakit gustong basahin ni Jeremiah sa pamamagitan ni Baruch ang salita ng Diyos sa harapan ng buong bayan ng Huda. Marahil ay maririnig ng sambayanan ng Huda ang lahat ng kasamaan na aking pinanunukalang gawin sa kanila at humihiwalay ang bawat isa sa kanilang masasamang lakad upang aking maipatawad ang kanilang kasamaan at kasalanan. Makikita natin, the scriptures are not only given for information. Ang salita ng Diyos ay hindi lang ibinigay para may malaman tayo. Mga impormasyon na maaaring nakakakilitik sa ating tenga. Mga impormasyon na mag-uudyok sa atin para sa interest ng research o pagsusuri. Ito'y ibinigay. For transformation. The Word of God, the Scriptures are not only given for information but for transforming intentions. May mga tao na nagbabasa ng Biblia para makakuha sila ng impormasyon patungkol sa kasaysayan. Nagbabasa sila ng Biblia para sa kanilang scientific research. Nagbabasa sila ng Biblia para sa mga interesanting mga pangyayari tulad ng monarchy, tulad ng war, tulad ng love story, tulad ng mga miracles. Pero nais kong sabihin, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay binigay sa atin para baguhin ang ating buhay. Upang maintindihan natin na tayo'y makasalanan at para tayo hikayatin na tumalikod sa ating kasalanan. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang kasulatan na hawak natin ngayon ay nagtuturo patungkol sa Diyos para tayo sumamba sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Ang salita, ang Biblia ay nagtuturo patungkol sa kasalanan para ito'y kamuhian natin at ito'y talikuran natin. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo patungkol sa krus
upang makita natin kung paano ang kaligtasan ay ginawa ng Diyos para sa kanyang mga tao. Ang kasulatan ay nagtuturo patungkol kay Kristo, ang tagapagligtas, upang hikayatin ang mga tao na lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya, yumakap sa Kanya. The sanctifying intention of God. Number two, the severe response to God's Word. Makikita natin kung anong naging meron din matapos natanggapin ng pamilya ng mga Shaphan ni Micaiah at ng iba pang mga tao roon ang salita ng Diyos at sila'y nangatakot. Pero makikita natin dito, mga kapatid, na meron namang lumaban sa salita ng Diyos. Mayroon unang severe response dito ay defiance of God's Word. Scriptures meet with a mixture of response. You can find that in verses 16 to 24. Some people are struck permanently. Some temporarily. Some are not affected by it at all. And one of them is King Jehoiakim. And we are told in verse 22 na ang hari ng panahon na yon ay nakaupo sa kanyang bahay sa panahon ng taglamig sa ika-siyam na buwan ng taon sa taglamig ng panahon na yon. So meron siyang winter house. So mayaman talaga siya, no? Meron siyang lugar na kung saan pwede siyang tumira sa panahon ng taglamig. At sa panahon ng taglamig na yon, meron siyang apoy na nagliliyab sa kanyang harapan para wala painitan ang kanyang katawan. Alam natin yan, ano? Sa mga malalamig na lugar, maraming ganyan. No? Yan ang kanyang ginagawa. At tinawag niya si Jehudi upang basahin yung salita ng Diyos na binasa ni Baruch sa maraming mga tao sa templo, na binasa ni Baruch sa mga opisyales sa Huda, ng Huda, at ngayon babasahin naman sa kanyang harapan ang hari ng Huda. And something very wicked happened here, brethren. While the Word of God is being read in his hearing, ano ginawa ni Jehoiakim? Verse 23 to 25. Pagkabasa ni Jehudi ng tatlo o apat na hanay, ang mga iyon ay pinutol-putol ng hari sa pamamagitan ng patalim, inihagis sa apoy na nasa apuyan, hanggang sa ang buong balumbon ay natupo sa apoy na nasa apuyan. Gayunmay, maging ang hari o ang alinman sa kanyang mga lingkod na nakarinig ng lahat ng mga salitang ito ay hindi natakot o pinulit man ang kanilang mga suot. Kahit nakikiusap na sina Elnatan, Delayas at Gemarayas na sa hari na huwag sunugin ang balumbon, ayaw niyang makinig sa kanila. Antindi, ano mga kapatid? Ang ginagawa ni Jehoiakim, bakit niya sinusuno? Bakit niya pinupunit ng patalim ang bawat column? Habang binabasa, matapos basahin, pupunitin niya, itatapo niya sa atas. Ano ginagawa yun? Ay, iniisip niya, kapag ito ay pinutol niya, sinunog niya, ang lahat na nakasulat dito, ay hindi na mangyayari. At hindi na magtutupad pa. Pero hindi kaya ito yung ibig sabihin nun ay direktang paglaban niya at paglait niya sa salita ng Diyos. Hindi ba ito isang striking contrast? Sino yung tatay ni Jehoiakim? Si King Josiah. Naalala nyo si King Josiah? Binagit ko na kanina. 2 Kings chapter 22 verse 10. Binasa ni Shaphan ang Book of Law sa kanyang harapan. Nung magbasa ito ni Shaphan, anong nangyari? Pinunit ni Josiah ang kanyang kasuotan. Nag-grieve ang kanyang puso at siya'y nagsisi para sa kanyang bayan. Si Jehoiakim, nung binabasa ang salita ng Diyos sa kanyang harapan, hindi niya pinunit ang kanyang damit. Pinunit niya ang kasuotan. Defiance of God's Word. Pangalawa, destruction of God's servants. Verse 26. At iniunos ng hari, kina Jeremiah na anak ng hari,
kay Seraya na anak ni Azrael at kay Shemelias na anak ni Abdail na hulihin si Baruch na kalihim at si Jeremias na propeta. Ngunit ikinubli sila ng Panginoon. Anong ginawa niya? Yung mismong propeta at yung mismong sumula, kanyang ipapapatay. Kanyang ipahubuli at ipapapatay. Alam niyo, sa ating panahon, marami pa rin mga kalahi ni Jehoiakim. Ang komunistang ideolohiya, ang mga profesor sa universidad na ateista, ang relihiyong Islam ay tahasang pinupuli ang salita ng Diyos. Pero nais kong sabihin, mga kapatid, meron din kalahi itong si Jehoiakim sa Christian community. Meron din siyang kalahi maging sa kalipunan ng mga mananampalataya. Ito yung mga tao nakikinig sa salita ng Diyos na ipinapangaral, ngunit binabaliwala ang kanilang napapakinggan. Ito yung mga tao nababasa ang mga doktrina sa Biblia, pero ayaw nila yung mga doktrina na yan tulad ng predestination, tulad ng election, tulad ng role of women in the church. Tingin nila yung mga yan ay mahihirap na doktrina na hindi dapat paniwalaan at hindi dapat ituro. Ito yung mga tao na alam ang kautusan ng Biblia, pero hindi nila ito sinusunod. Kautusan patungkol sa kabanalan, kautusan sa huwag makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Kautusan na dapat i-observe ang araw ng Panginoon. Ito'y sa kanya at hindi sa iyo. Ito yung mga taong they are taking the knife and cutting the word. Kinukuha nila ang mga patalim nila at kanilang pinupuni ang salita. Ika-apat at ika-huli. The surviving power of God's word. Nais mo sabihin, mga kapatid? Nobody can destroy the word of God. Walang sino man ang makakasira o magwawasak ng salita ng Diyos. Tingnan natin ang mga talata. Verse 27. Pagkatapos na masunog ng hari ang mga balumbon na sinulatan ni Baruch, ang mga salitang mula sa bibig ni Jeremias, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na sinasabi, kumuha kang muli ng isa pang balumbon at isulat mo roon ang lahat ng dating salita na nasa unang balumbon na sinunog ni Jehoiakim na hari ng Huda. Anong sabi na yun? Kasunog na. Anong sabi ng Panginoon? Isulat mo ulit. Verse 32, kaya kumuha si Jeremias ng isa pang balumbon. Yung pong balumbon sa Ingles ay scroll. At ibinigay ito kay Baruch na kalihim ng anak ni Nerias na sumulat doon mula sa bibig ni Jeremias ng lahat ng mga salita na nasa balumbon na sinunog sa apoy ni Jehoiakim na hari ng Huda at marami pang katulad ng mga salita ang idinagdag doon. Isulat mo ulit! Dadagdagan ko pa. Sabi na the surviving power of God's word. Kaya bang sirain ang salita ng Diyos? Hindi! Isa sa mga lugar po na nabisita ko sa Inglaterra ay ang monumento ni William Tyndale. Siguro yung mga sumubaybay sa akin sa Facebook, nakita niyo may picture ako doon. Ano? Tumakit ako sa pinakatok-tok noon. Si William Tyndale ay nakilala sa pamamagitan ng kanyang pagta-translate ng Biblia sa Ingles. Siya ang kauna-unahang nag-translate ng Biblia sa wikang Ingles na noong panahon na yon ay ipinagbabawal, hindi lamang ng simbahan, pinagbabawal maging ng monarchy, ng gobyerno ng Inglaterra. Dahil sa kanyang ginawa, siya ay ginarote. Ginarote at ang kanyang katawan ay sinunog. Pero nais ko sabihin, pagkatapos ng dalawang taon, yung sinulat ni William Tyndale ay naging available sa lahat ng mga tao sa Inglaterra.
si Mao Zedong. Nung bumagsak ang China sa kamay ng komunista, si Mao Zedong na siyang leader ng China, isa sa mga gusto niyang gawin, yung kanyang campaign to destroy the Bibles. Matagal nang patay si Mao Zedong, pero ang Biblia ay binabasa pa rin ng milyon-milyong mga Kristiyano sa China hanggang si Voltaire. Nandiyan yun ay pangalan niya? Voltaire. Yan po ay isang noted French philosopher na nagpahayag ng kanyang masigling pagkamuhi sa Kristiyanismo. At pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang writings, sa loob ng 20 taon, buburahin niya sa isipan ng mga taga-Europa ang Kristiyanismo, si Kristo, at ang Biblia. Nung mamatay si Voltaire, ilang taon lang, binili ng Geneva Bible Society ang kanyang bahay. At doon nilimbag ang libo-libong mga Biblia na pinakinabangan ng maraming tao. Kaya bang sirain ang tao ang salita ng Diyos? Hindi! Hindi! Kailanman ang Biblia pa rin ang natatanging the best-selling book in the world. Si Jehoiakim, gusto niyang wasakin, sirain ang salita ng Diyos, pero sa kahulihan, siya ang sinira ng salita ng Diyos. Pinatigas niya ang kanyang puso sa salita ng Diyos tungo sa kanyang kapahamakan. Ayos kong sabihin, mga kapatid, the scriptures cannot be despised with impunity. Hindi kailanman ang isang tao na binabaliwala ang salita ng Diyos na hindi tatanggap ng karampatang kaparusahan. Bakit napakatindi ng parusa ng Diyos sa Huda? Bakit napakabigat na nangyari sa kanila? Bakit maraming namatay? Bakit ang buong bayan ay nawasak na duro? Sinira ang mga pader, ang templo ay sinira. Ang maraming mga tao ay dinala doon sa Babylonia bilang bihag sa loob ng 70 taon. Bakit marami ay ang buong Huda ay naiwang wasa, durog at marami ay namatay sa gutom ng kanilang kapanahon? Isa lang po paliwanag dyan. Sapagkat binaliwala nila ang salita ng Diyos. Yes, ko kayong tanongin. Ano ang ugali niyo ngayon sa salita ng Diyos? Ano ang damdamin niyo ngayon sa salita ng Diyos? Ito ba yung isang bagay na kapag binabasa eh, handa niyong tulugan. No? Handa niyong baliwalain. Sa tuwing ito'y pinapangaral, ito'y pagkakataon para makasumpong ako ng kapayapaan. Ganun ba? Ang tingin natin sa salita ng Diyos? How do you treat God's Word? To treat God's word with contempt is like signing your death certificate. That's what happened to Jehoiakim and to his family. Hebrews chapter 13 verse 15. Hebrews chapter 3 verse 15. As it is said, today if you hear his voice, do not harden your hearts. Kapag narinig niyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Mga kapatid, ang aking hamon, na madalas nang inihahamon sa pulpitong ito, basahin natin ang salita ng Diyos. Pakinggan natin sa tuwing ito'y ipinapangaral. Huwag nating baliwalain ang kanyang mga babala. Paniwalaan natin ang kanyang pangako. Sundin natin ang kanyang kautusan para sa ating kabutihan. Sa mga hindi mananampalataya, hanggang kailan ninyo patitigasin ang inyong puso? Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Scriptures cannot be despised with impunity. Ang salita ng Diyos ay hindi mababaliwala
ang sino mang magbaliwala ang salita ng Diyos, hindi tiyak, hindi siya tiyak na siya parusa. Ang aking hamon sa mga hindi mananampalataya na naririto, mga bata, mga kabataan, o mga may edad na, lumapit kayo kay Kristo ngayon. Magtiwala kayo sa Kanya bilang tagapagligtas. Magpasakop kayo sa Kanya bilang Panginoon. Talikuran ninyo ang inyong kasalanan at kayo'y maligtas.